Hey, hey, hey! Are you okay? Mabuhay mga kaamats! Tara at samahan niyo ako ngayon, bumiyahe papuntang Maynila! Pero bago ang lahat, tayo muna ay magka-fresh. Kung gusto niyong bumili, nasa TikTok Basket Crypto ang Sales Foundation. Alas 3 na na madaling araw na umalis kami dito sa Grand Terminal papunta sa Maynila. At pagising ko nga, ta-den! Andito na ako sa Maynila. Bakit nga ba ako pumunta ng Maynila? Ito ang aking ibabahagi sa inyo mga kaamats sa mga susunod na panahon. Ang tagal na panahon na din pala ako ang hindi nakapunta sa Maynila. At grabe ang hirap para lamang makapunta dito sa DepEd Central Office. Hindi ko kinaya ang pag-commute, halos 2 oras ako ng abang ng sasakyan. At pagkatapos ng aking interview, exam at kung ano-ano pa, at ito na naman ako at makikibaka pabalik sa Grand Terminal at na hindi ko alam kung paano sumakay. Basta alam ko lang, kailangan ko makauwi kasi namimiss na kita. Eme! So dito pala ako na pasakay sa FX. 15 pesos ang bayad mula Center Office papunta sa SM Mega Mall. Kumain lang ako at ito na. Nakipagsapalaran na akong hanapin kung saan ako makasakay papunta sa Lucena. Hindi ko alam kung paano sumakay ng MRT kasi hindi naman talaga ako taga Manila. Buto na lang, kasama ko si Magna, si Magtanong. Kaya dito ako napasakay sa bus papunta sa QMart. Doon daw ako bumaba dahil malapit na doon ang sasakyan papunta sa Lucena. 15 pesos yata ang binayad ko dito. Hindi ko na maalala kung magkano eksakto. At pagbaba ko nga doon ay talaga namang nilakad ko at hinanap ko kung nasaan ang terminal ng bus papunta sa Lucena. Alam niyo ba yung pagkakamali ko? Mali ang akin na puntahan dahil imbis na ako ay sa kaliwa, bumaba, ay sa kanan ako na paakit ng overpass. Kung kaya naman, sobrang pawis ko at sobrang pagod ko marating lamang at makita ang Grand Terminal papunta sa Lucena. Pero syempre, tiis ganda tayo. Tiis-tiis lang, but may time kasi wala namang mangyayari kung susuko tayo. Kaya nagpatuloy ako sa paglalakad para hanapin kung nasaan na nga ba ang Grand Terminal papunta sa Lucena. At sobrang nakakainis lang talaga kasi nagkamali ako na akit ng overpass. Imbis na ilahakbang na lang papunta sa puso mo, ay nako grabe. I can explain. At ito na, narating ko na ang bus. Sumakay na ako at na talaga namang naubos ang aking energy. Pero sa pagpunta ko sa Maynila, napagtanto ko ang maraming bagay. Talaga bang iiwanan ko na ang pagtuturo? Mas pipiliin ko na ba ang bagong karera ng aking buhay? At makikipagsapalaran dito na ako sa Maynila? Ito yung mga katanungan tumatakbo sa aking isipan habang bumibiyahe ako pabalik. Mas matingbang ba talaga sa akin ang pagkakaroon ng mas mataas na sahod na meron ako ngayon? O mas matingbang pa din sa akin ang puso ng pagiging guro? Ang daming tumatakbong isipan. Ang dami tumatakbo sa ating isipan, pero isa lang ang kasagutan na gusto kong bitiwan sa aking vlog. Na hindi pala ganong kadali ang makipagsapalaran dito sa buhay sa Maynila. At ito yung isang bagay na hindi pa ako handa. Kaya naman, kung ano man ang ipagkaloob ng Panginoon Diyos, ay tatanggapin ko at yayahapin ko ng buong buo. Kung ibibigay niya sa akin ito at para sa akin ito, tatanggapin ko. Pero kung hindi, ipagpapatuloy ko ang akin na simulan na antikain bilang isang guro dahil ako ay isang Pinoy sa puso't diwa. Eme, ayan, so pabalik na tayo ngayon sa Lucena City at ito na binabaybay ko na ang kahabaan na highway papunta sa aming bayan. Sobrang unlad talaga dito sa Maynila at napakadaming sasakyan. Isa siguro yan sa mga bagay na kinukusindar ako din kung nalipat ba ako dito sa Maynila at dito na magtatrabaho kasi parang hindi ko kaya makipagsabayan sa mga maiingay na ugong ng mga sasakyan. Pero sa simula
lang siguro yun. At nung marating ko na nga at matanaw ang bundok banahaw, nakaramdam na ako ng kasiyahan.